Mga 25 centimos naman ang ating pag-uusapan ngayon, guys. Alam niyo po ba na dito sa mga 25 centimos nito, BSP to, guys, ha. Meron pong mga rare na rito. Ayan. So samahan niyo ulit ako ngayon at ating titignan ang kanyang mga value at re-reviewin natin sa n.mista.com. Muli nyo kaya welcome sa ating channel dito sa panapanabik, no? Kagilagilalas at kahindik-hindik na YouTube channel. Ayan, so wala kayong ibang gagawin, guys, kundi manood, mag-relax lang kayo dyan at hayaan po ninyong ipaliwanag natin. At pagkatapos nitong video natin, mga 8 minutong video lang na ito, masasagap nyo ang mga impormasyon at aking mga advice sa pagkukulik nitong mga 25 centimos na ito. Okay, guys, so bago na tayo magtuloy-tuloy, ito po sa mga nagtatanong kung paano daw maging member ng KAALAMAN online. Mag-join lang kayo, guys. I-click nyo yung join button katabi ng subscribe button at nasun nyo na lang instruction. May mga instruction naman yan at meron po dapat kayong GCash para makapagpa-member kayo. At kapag na-member na kayo, ma-access nyo po yung ating messenger. Yan. Siyempre, mas maganda po yan pagkakapagtanong po kayo ng personal sa amin. So, and at namista muna tayo kasi titingnan natin itong 25 cents na ito. May mga variation din kasi ito, eh. May mga small and a large script itong tinatawag. Ayan, 2003. Ang coins kasi natin is yung 2003. Ayan, at yung year 2005. Marami tayo dyan, kaya lang iilang piraso lang itong mga rare coin, no? Mga hard to find lang ang tinuturing ito ng ibang mga nagko-collect. Sa sobrang hirap nang hanapin nito, wala po akong nahanap nito. Nagkaroon ako nitong 2003 and 2005 sa pamamagitan ng ating isang kaibigan, no, yung solid nating viewers dyan na si Paul Pardo. So Paul Pardo, thank you ulit, shout out. Ayan, ito na yung coins mo, i-content natin para mas maganda at ma-share natin sa ating mga avid viewers. Yung pong 2003, nakita nyo kanina na 1.6. At mas mababa ng bahagya itong year 2005 na ito. 1.3% lang. At andito na rin lang, year 2006, guys, 0.5. Yan, mga rare na po yan. Halos sa magkakalevel po yan, guys, ng frequency niya. At siguro sa sirkulasyon, hindi natin masabi kung siyempre, madalang na. No? Rare na nga po kung itinuturing yan. At kung pag-uusapan naman natin yung kanilang value, yung update ko siguro nung mga year 2020 pa yun, parang nasa 300 hanggang 500 pesos. 2021 na ngayon. So inaasahan natin na tumaas na siguro itong mga rare na ito mo. At lalong-lalo na siguro kung ang condition ay uncirculated. At marami rin kasing nagtatanong, guys, no? Maraming nagtatanong at sinasagot naman natin ang paulit-ulit. Sabi nila, saan ba pa pwedeng ibenta itong mga coins na ito? Ito pong mga rare na ito. Ayan. Pwede nyo pong i-post yan sa mga page, yung mga coin buyer group, no? Makikita nyo po yan sa Facebook page. Makikita nyo yan. At mayroon din po tayong KAALAMAN online Facebook page. Pwede nyo pong i-post ang inyong mga coins doon. Lalong-lalo na siguro yung mga gantong rare. Itong mga 2003, 2005. At year 2006, no? Kasi yung mga nagbubuo po ng series na yan, kailangan nilang makompleto yan. Dahil karamihan sa nagkukulik, gumagawa po sila ng parang meron silang frame, no? May mga date dyan, eh. Yan, BSP series coins, 25 centimos. At kung hindi naman kayo comfortable mag-post sa mga page, ano, pwede din po sa may eBay. Ayan, pwede rin po sa Lazada, may mga platform online na pwede mag-listing ng mga coins. At may nagsabi din na dapat daw tinatalakay natin yung paglilisting, di ba, lalong-lalo na doon sa eBay at kung paano ipapaship, no? O kasi hindi pa ako nakapagpaship, pero pwede nyo naman pong aralin yan sa inyong sarili kasi pag nag-listing kayo dyan, nag-sign up kayo, may mga instruction po yan
hanggat marunong po tayong magbasa, may instruction dyan, pwede po natin yan magawa sa ating sarili. Kasi yung tutorial ko noon kung paano mag listing ng ano eh, ng coins sa eBay, di po ba? Ang alam ko naman na partner nitong eBay ay FedEx. Ayan, pwede nyo na po ipaship sa FedEx kung meron na po kayong halimbawa meron kayo nailisting doon at meron ang gustong bumili sa inyong coins. At meron din po dapat kayong PayPal kasi doon po sa PayPal ang ano niyan eh, bayaran yan. Ayan. So ito yung 2005 na 1.3%. Pinakita na natin kanina yan. Itong mga rare na to, lalong-lalo itong year 2006 na ito. Guys, maganda pong makakuha nito kasi balang araw. At sa ngayon nga, di ba, medyo maganda na ang value, lalong-lalo na. Kung uncirculated ang inyong hawak, siguro nasa 1,000 na yan. At depende pa po yan sa magiging pag-uusap ninyo ng kolektor. Ayan. At kung hindi pa rin kayo komportable guys na mag-listing sa eBay, doon na lang sa page ko. Sakali may unay Facebook page na lang. Lagyan nyo na lang ng caption na binibenta nyo at make sure lang na inyong mga coins po na ibibenta at ililisting doon ay yung at least extremely fine na kondisyon hanggang bio kondisyon. Kasi yan po yung gusto nila eh. Yan po yung criteria na hinahanap ng mga kolektor. Di po ba? Kahit kayo man po siguro kung kayo na darating yung time na bibili na kayo ng mga coins, siyempre gusto nyo yung maganda ang kondisyon at ganun din po ako. So kung sa tingin natin yung mga barya natin na hindi na po pasok sa criteria, no, about good na lang, ay hindi na po yan mabibili. Pero depende na rin kasi guys kung sobrang tanda na ng mga hinawakan natin mga barya, no, maaring hindi na tayo makakuha ng mga talagang uncirculated, no. Kadalasan yan nasa extremely fine, maganda na yun sa isang old coins eh. Diba? Lalong-lalo na itong mga 25 centimos na ito. Napakadadalang na. Hindi na rin tayo basta-basta makakakita. Tulad yung 2003, 2005 po dito. Eh, ang condition, ano lang eh. Circulated na siya. Nasa extra fine condition pa itong mga to. May mga gasgas na rin siya. Pero, andun pa rin yung sharpness ng kanyang mga script. Alright guys, ayan. Simulan nyo na pong huntingin year 2003, 2005. And year 2006, itong year 2006, wala pa ako niyan, no? Napaka-rare na niyan, 0.5% na yan. At paki-comment nyo guys kung meron po kayong year 2006, kahit itong 2003 at 2005, at yun nga sabi ko yung criteria, ha? Dapat maganda. So ayun na po at content ngayon, thank you very much, subscribe and hit the bell para updated kayo. God bless you all guys, out na tayo.